Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman po tayo para magluluto tayo ng ating simpleng pangulam sa tanghalian. Ayan, magluluto tayo ngayon ng nilagang manok. Ayan, di ba kakaiba? Dahil pag meron tayong manok, lagi na lang natin unang naluluto ay tinola. Ayan, di ba? So lalagyan natin ng mantika. Konti, nilagang manok. Konting-konti lang, mag-isa lang natin yung ano, yung ating mga sangkap na bawang, luya, sibuyas, at syempre meron tayong nor chicken cubes para maging buong-buo yung lasa ng ating manok. So, ayan, kakaibang luto ito, nilagang manok. Sa mga nagluluto na ng nilagang manok, so hindi na bago sa kanila yon, pero sa atin, kung hindi adobo, inihaw, pinrito, tinola. Yan lang tayo, umiikot yung mga lutuin natin sa ating nilulutong manok, karning manok. So, gigisa na natin yung ating bawang. Ayan. Gisay natin yung ating bawang. Tapos, sunod natin yung ating sibuyas. Ayan. Siyempre pagka sinabing manok, hindi mawawala yung luya, lalo pag may mga sabaw na lutuin. Lagyan natin ng luya. Maraming luya para tanggal yung lansa. Ayan. Pwede na rin natin ilagay yung ating nor chicken cube. Tutunaw na yan dyan. Meron din tayong mga sangkap na hinanda na para sa ating gulay. Siyempre, nilaga. So, ayan. Meron tayong patatas. So, imbes na repolyo, pwede na rin ang pechay. Tapos, sili na green. Ayan lang. Simple lang ang gulay. Nasa sa inyo kung ang gusto nyong ilagay ay repolyo. Pwedeng repolyo. Kung sa lugar nyo ay mura ang repolyo, repolyo. Pero kung gusto nyo ay pechay, pechay. O ayan, isa na natin. Pwede na nating ilagay yung manok. At sya nga pala, ang gagawin natin ay buo yung manok na gagamitin natin. Tapos, syempre, si tanglad, nariyan pa rin sa loob ng manok. Pwede na natin sya ilagay. Ayan. Buo siya dyan. Lagyan na rin natin siya ng paminta. Gumamit nga pala tayo ng pressure cooker para mabilis yung pagluluto. Lagyan na rin natin siya ng asin para habang nakukuluan siya, meron siyang lasang nanonood sa laman ng manok. Yan. Para mabilis siyang kumulo, naghanda tayo ng pininit na tubig dito sa ating yan heater. Nagready tayo ng tubig na mainit. So ayun, mabilis siyang kumulo. Kumukulo na nga kaagad, oh. Papakuluan lang natin siya hanggang sa siya ay maluto. Pagkatapos, ilalagay natin yung ating gulay tapos atin ang titimplahan para maging tamang-tama yung lasa. So ayan, tatakpan muna natin. Pag ganyan kumukulo na, pwede, yung takip ng pressure cooker, kung pressure cooker ang gagamitin nyo, tanggalin nyo muna para hindi maipon yung pressure, pwede nyo siyang isara. Diba? Kumukulo na kaagad. Kasi nga, mainit yung ating ginamit na tubig. Nagpainit agad tayo sa ating heater. So, para safe, tanggalin niyo yung takip ng pressure cooker para sisingaw pa rin yung init niya dito. Saka nyo siya tatakpan. Ayan.
para magkaroon ka agad siya ng pressure. So babalikan natin yan mamaya pagkalipas ng ilang minuto. Ito na po ang karugtong ng ating video. Pagkalipas ng 30 minuto na ating pinakuluan, tingnan na natin. Ayan. Ayan. Luto na yung manok. So isusunod na natin dito yung patatas. Lagyan na natin yung patatas para maluto siya. Yung mga dahon-dahon, huhuli na lang natin yun kasi ano yan, mabilis na lang naman silang maluto. Ayan. Tatakpan lang muna uli natin pero hindi na natin ilalak yung ating pressure cooker para madali natin siyang mabuksan mamaya pagka kumulo na uli siya. Pagluto na yung patatas. So balikan natin ito pagka luto na ulit yung patatas. Ayan. Nilalagay natin yung sili. Ayun oh, nilagay na natin yung sili. Takpan ulit natin siya. Para balikan natin pagluto na yung patatas. Ayan, palagay natin luto na yung patatas nito. Tingnan natin. Ayan, no? Bango-bango. Naghahalo yung amoy ng tanglad saka ng luya. Titikman natin kung sakto na yung sabaw niya. Ang sarap lalo nito kung ito ay native na manok. Sa mga probinsya, wala na. Libreng-libre na lahat ng pwede mong isahog dito. Pwede mong gawing sangkap. Lalo kung may alaga kang manok. Tapos, meron kang sili. Tamang-tama yung lasa, yung timpla niya. So, wala na tayong dadagdag dito na lasa. Sakto na yung pagkalagay natin ng asin. Tapos, yung chicken cubes na nilagay natin, yung nagpadagdag ng lasa. Lalong buhay na buhay yung lasa ng manok. Ayun nga po. Kung sa probinsya ito, naku, napakasarap nito. Nilagang manok. Pwede rin lagyan ng papaya. O, lagay na natin yung pechay. Unahin natin yung mga sangkay. Dahil yan yung medyo matagal-tagal maluto. Ayan. Yung maliliit na pagkadahon, hindi ko na hinati. Pero yung mga malalaking dahon, pinutol ko yan. Lalagyan ko siya ng sili na pula para masarap ito yung magtitimpla ka ng calamansi, patis, tapos yung sili na yan, yan yung gagamitin mo. Yan yung pipisain mo dun sa patis at calamansi para nandun yung anghang niya. Lalagay na natin yung ating mga dahon. Ayan. Hindi na natin ito tatakpan para yung pagiging green ng gulay nandyan pa rin siya. Ayan. Sabaw pa lang ito, ulam na. Ito yung sinasabing sabaw pa lang, ulam na. Yung isang buong manok yan. Yung sabaw niya, yun, lambot na nung, ano, yung pakpak niya, nababali na. So, malambot na yung ating manok. Ayan. Kaya nga sinasabi ko, lalo na kung ito yung native na manok, napakasarap nito. Yung mga ganyang luto lang, para medyo maiba naman. Kasi kadalasan, ginagawa natin tinola, adobo, prito, ano mga bata, prito. Pero ito, kakainin din ng mga bata ito. Ayan, no? Sarap niya. Luto na po yan. Pwede nang kumain. Napakasarap ng nilagang manok. Sarap-sarap niya.
Yun, kainan na. Ilalagay natin siya sa isang laga yan para makakain na tayo. Luto na to, luto na ang gulay nito. Yung gulay nito mas masarap yung hindi masyadong lutong-luto para medyo malutong pa. Ayan. Okay na yan. Ilagay na natin siya sa lagayan. Ayan na, luto na po ang ating nilagang manok. Ayan, ang sarap-sarap niya. Ayan po. O ano pang kasunod dito? Siyempre, kainan na. Ayan, may patatas, may pechay. Okay, o. Simpleng ulam. Ayan po. Maraming salamat. Kain na po tayo. Bye-bye.